of phase 3. Ayan. Hey everyone! Ito na naman po tayo muli. Papakita ko po sa inyo kung paano gumawa nitong tinatawag na Stop Pop 1 Phase 3. Ito po ay ang ito po ang ating mga ingredients. Mixed vegetables. Na-boiled ko na po ito. At ang ating chicken breast. Nakat ko na po in cubes. At ito po ang ating mga pangisa. Onions and garlic. At maglalagay po tayo ngayon ng mantika. Suruto po natin ang sibuyas. Ayan na po natin isang sibuyas hanggang sa lumambot bago po natin isasarang ang katwi ng manok. Ayan, malambot na po ang ating sibuyas. Pwede na po natin ilagay ang ating karne ng manok. Isa-isa po natin ang karne ng manok hanggang sa ma-white color po siya bago po natin siya lalagyan ng seasoning. Wala naman po siya maraming seasoning kundi black pepper, salt, at lalagyan po po ng konting oyster sauce pangkalasa. Tatakpan po muna natin. Ayan, hiyalan po natin mag-isa ng konti. Hey guys, balikan po natin ang minuto. Haluin po natin. Oh, ayan. Nalagyan na po natin siya ng mga sisiling. Bago po natin ilalagay ang ating vegetables. Ah, hindi pa po pala. Hayaan po natin magluto mabuti. Ayan. Lagyan na po pala natin siya ng black pepper para medyo dating po natin. Konti-konti na asin lang po dahil maglalagay po tayo ng oyster sauce, pampalasa. Haluin po natin. Last part po natin ilalagay ang oyster sauce. Para naman po mas talaga lang sa gulay. Ang gulay po kasi natin, itong mixed vegetables, ito po, na-evolve ko na po kasi ito. Yan, nilaga ko po siya. Yan, malambot na po yan. Tapalpuli natin. Ayan po, balikan po ulit natin. Ayan. Okay na. Maganda na yung ano niya. Nagdurang-durang na yung ano. Ano? Maganda po ang ganyan. Nagbibigay lasa. Kaya ang po natin mag-brown-brown ng konti. Ang totoo po, luto na po. Pero, mas masarap po pagka medyo brown. Lalagay po natin ang mixed vegetables. Ayan. Ilang po, huwag po natin damihan.
Hayaan po natin hanggang sa maigahan bago po natin ilalagay yung ating last na seasoning, ang ating oyster sauce. Ito po itataktan ulit natin, saka po natin balikan maya-maya after 10 minutes. Ito po, babalikan po natin ang ating niluluto. Ayan, wala na po siya sa bawo, maubos na. Lalagyan na po natin siya ng oyster sauce at salas. Mamasitas. Huwag na po kayo maglagay ng kung anong pamparasa dahil itong oyster sauce po eh, siya na po magbibigay ng dinamnam. Ayan. Masarap po kung mas marami ang paminta niya. Maanghang-anghang naman ang isang isda at sa oyster sauce. Ayan, okay na po ang ating manok. Ito po ay ang papalaman natin sa pump. Okay na po. Ayan na po siya. Kaya lang po nating lumamig bago po natin simulan gawin. Okay? Ayan. Ito na po, sisimulan na po natin. Dahil malamig na po yung ating manok, pwede na po nating lagay dito sa puff pastry para ma-bake na po. Nag-add po ako ng cheese. Ito po ay optional. Depende po sa inyo kung anong, kung gusto nyo. Ayan. Mozzarella cheese po. Optional po yan. Pwede naman pong hindi lagyan nga lang ako. Gusto ko po talaga meron yan. Para pag kinain, maganda yung ano niya. Cheesy. Ayan. Paka-easy lang po niyan. Medyo palambutin po natin yung ating puff pastry. Para po, hindi mahirap i-fold. Ayan. Nag-melt na po masyado yung ating puff pastry. Sobrang init po kasi. Pero okay lang po yan. Mas madali pong i-fold kapag kaganyan. Konting mozzarella cheese. Inuulit ko po, optional po ang ating mozzarella cheese. Kung gusto niya lagyan, pwede po. Kung ayaw nyo, pwede rin po. Meron po kasi yung taong mahilig sa cheese. Meron naman po yung aayaw nila yung ganyan. Masyadong maano yung lasa. Nakakailay. Ayan. Ayan. Next. So, medyo binibilis-bilisan ko na po kasi sobra na pong ano, lambot ng ating pastry. Ayan. Sana po nakatulong sa inyo tong ganito. Lalong-lalo na po sa mga kagaya kong nandito sa Middle East. Ayan, mahilig po sila sa mga ganito. Ayan. Kung napapansin nyo po yung iba, hindi ko na po gano'ng inyano ng pagka-fold kasi medyo matigas na po. Ayan. Pang-apat na. Ayan. Bigyan po natin ng mozzarella. Huwag kakalimutan. Ayan po ay ang paborito ng aking mga kabahay. Gusto po nila ay may cheese. Ayan. Yan po. Po, natapos na. Bago po natin dito ilagay sa oven, babrush po muna natin siya ng itlog. Brush niyang binating itlog po ha. Ito po siya. Brush po natin lahat. Ayan po. Lagyan po natin ng konting twist. Sesame seeds. Lagyan po natin sa ibabaw. Ayan. Po.
isa lang na po natin hanggang sa mag-golden brown po siya. Ayan. Hintayin po natin mag-pop up, tapos mag-brown. Ayan, saka po hahanguin. Ating karne, malambot na po. Hahanguin na natin at ilalagay natin sa tray para mailagay po sa oven. Sasalang po siya sa oven mga 10 minutes to 15 minutes. Yung gano'n lang po. Salamat. Karne, squeeze ko po konting lemon sa ibabaw para po dagdag ano. Ayan. Bago po natin ilagay sa oven. Ayan. Ayan. At bubuhusan ko po ng konting safaran. Ayan. Bago po natin ilagay yan sa oven. Huwag po natin pagtagalin sa oven para hindi po masunog. Medyo hayaan lang po natin mamula-mula ibabaw bago po natin siya hanguin sa oven. Okay po. Last na po ito ha. Update ko na lang po kayo mamaya. Pagkasunog.